Hello guys, hello mga kadayangs. Hello, hello, hello. Kumusta po tayong lahat? So guys, may bagong gawa na naman tayong pangkasal, guys. Samahan niyo ako guys, gagawa tayo ng pattern. Ito po yung style niya. Ayan. Ito po yung style niya. Ayan ako yung camera. Ibaliktad po yung camera. Ito po yung style niya, guys. Ito yung harap. Ito po yung likod. Likod po yan. Yan yung back niya, back side niya. Simple lang po yan, guys, pero pangkasal po siya. Yan na po yung pania. Yan na naman yung aking gagawin. So, guys, gagawa tayo ng pattern. Gagawa natin ng pattern yan kasi wala pang tila si Amo. Gawa tayo ng pattern, guys, kasi wala pang tila si Amo. May buhok ko bago kulay. Una ako ng broba kasi ang gusto ng customer dito, gusto nila yung may fitting, tinatawag nila dito broba. Gagawa ko ng sample. Yung sa size talaga niya, pero hindi pa yung pinakatila, pinakalining lang, sample lang na tila gagawin para sa ipapiting sa kanila. Para makontento sila. Para makontento yung customer. Ganun po ang ginagawa namin dito, guys, lalo na sa mga pangkasal. Ayan. So guys, samahan nyo ako, guys, maingay sa loob. Hindi ko alam kung paano ba ako, lilipat siguro ako dito. Dito ako mag-pattern para gusto ko maliwanag sa inyong paningin at pandinig yung aking gagawin na pattern. Sa ganitong, ang pinaka-importante lang naman po sa ganitong design, guys. Yan. Ang pinaka-importante dyan, yung itong pang-itaas, yung sa blouse, yan ang fitting niya. Yan ang pinaka-importante sa kanila. So, at saka yun po ang mahirap gawin. Yan ang mamasterin po natin yan, guys. Kung sino po yung mga gusto pong matutong mag-pattern, mag-ano, sa ganung fitting. Sa gusto manahi, yung mga nanay, mga ate, mga ating, mga auntie. Yan. Yan, tingnan nyo po yung aking tutorial, guys. Yan, meron tayong makukuhang aral sa mga gusto pong matutong magtahi, magtabas, mag-pattern sa ganitong gawa. Sige, guys, kasi darating si Amo, mamaya may dala na yung tila, tatabasin ko na siguro or bukas. Kaya kailangan maibruba ko na yan, maifitting na ng customer, kasi... So, guys, ito po yung kanyang sukat. Kung mababasa nyo, guys, ito yung kanyang sukat. Body's length 62. Yung shoulder niya is 14. Yung bust niya, ang tatlong kuha ko ng bust, 36, 38, 31. Ito yung 31, ito yung pinaka-inside ng bust niya. Yung figure niya, 14, 17 and a half. Waistline niya, 30 and a half. Hips niya, 34 to 42. Yung armhole niya, 18. Wala na akong ibang kinuha sa ano kasi sleeveless lang siyang style niya. Ganito lang style niya, guys. Ito po yung style niya. Yan. Simple lang po siya. Kaya ang ating panggawang pattern, yung pangitaas lang po. Yung pang-blouse lang po. So, sige, guys. Tara. So, guys. Ito na po. Ipaliwanag. Kala ko gumagana yung aking camera. Hindi pala. Naka-stable pala. Ay, Diyos ko. So, dito na po tayo. Ito na yung, ano ko na lang yung sukat. Ayan, ito, kukuha tayo ng shoulder. Ito po yung shoulder tip ko. Ang ano po ng shoulder tip, ito na po yung sukat ng shoulder is 14. Kalahati po ng shoulder is, kalahati po sa 14 is 7. Ngayon, here, sa center, shoulder tip ko, ito po siya, bust. Ito po yung sukat ng bust. So, 1/4 po ng bust. Yung sukat niya ng bust is 38, 1/4 is 9 and a half. Tapos guhitan kasi yung aking camera, hindi pala gumagana, naka-post pala, tapos panay ang gawa-gawa ko na galing. Guys, so kukunitin natin yung ano, yung bus, ano naman sa neckline po. Kung ano kalapad yung neckline, yan dito, neckline. Ito ang gusto ng customer dito. Ito yung, so, ang normally po na ganyang sukat, kasi gusto niyang maliit lang yung shoulder, dito po, dito yung shoulder. Yan.
So 9 and a half po yan guys. Kukunin natin yan ng 9 and a half. 9 and a half, this is kalahati sa 9 and a half is 9, ay is 4 and 1/4. Dito na po yun, 4 and 1/4. Mula po dito, 4 and 1/4 po. Okay, down po kayo ng 1 inch sa kanyang guhitan ng dito. Ito na po yung guhit. Tapos, kukunin nyo po ang armhole. Ito po yung armhole. Ang kalahati po sa armhole is 18. Ah, no, no. Ang sukat po niya ng armhole is 18. So, 9 po ang kukunin natin kalahati po. Ganito rin po, kukurmahin nyo lang po hanggang sa makuha nyo ang 9. Yan, 9. Okay na po yan, guys. So, buhitan nyo lang po ng pagganon. Ito po yung side na ito. Ito po yung front. Ito po yung guhit na ito. Ito po yung back. So, ganituhin nyo lang po, guys. Yan. Okay na po yan sa armhole. So, kung sunod natin kukunin, guys, ay bust distance naman. Yung bust distance. Bust height at bust distance. Yung bust distance niya, guys, mula dito sa shoulder tip point down to bust point. Ito po yung bust point niya. Tapos, yung distance po, eh, saving. Kalahati po sa saving. Ginagdagan po ng 7 and a half. Kalahati po ng 7 and a half is 3 and 3/4. Ayan, dito po ang 3 and 3/4. Ayan po siya. 3 and 3/4. So, buhaytay. Kukunin nyo ang sukat ng shoulder tip point. Dito naman tayo sa figure. Yung figure, ito na po yung figure mula sa shoulder tip point down to dito. Sa akin ng sarili ko na yung aking iaano. Tapos hanggang dito sa baywang. Ang laki ng chan. Ito. Kukunin po ang under bust. Ito yung 14. Ang 17 and a half, yan na po yung figure niya. Ito na po yung putol ng waistband. Waistline. Okay? So, guhitan lang guys. Guhitan. Ito na po. Yan na po guys. So ngayon, ang style po ng bust niya, meron pong guhit dito. Diba? May guhit po. May guhit po yan dito, papunta ganyan dito. So ganito ang kukunin natin. Pagka ganyan na may guhit, may bust point po. Ganito po ang gawin nyo din sa mga tahi nyo. Yan. Ganyan po yan guys. Ganyan nyo po ng ano yan. Tansyado, ano yan, 1 and a half to 2. Tapos dito po guys sa arm, sa ano, sa tucks niya. Kuha po kayo para magiging forma po yung fitting ng suso. Yung forma po na magiging ganito po guys. Sa manikin. Yan o, katulad ganito. Naka-fitting siya. Dapat na ano, uporma po ng ganyan siya. Dito po yung underbust niya. Yung figure ko, ito yung pinaka-figure. Ito yung pangalawang ano niya, underbust niya. Ang kuha niyo. Ito, maluwag kasi itong damit na to sa kanya, sa manikin. So, saan tayo? Ito po yung ano, yung tax para po forma po. Pakainan nyo dito, malaki ang kuha niya dito, para po forma po ng ganun guys. Mag-fitting talaga siya. Yan po ang sekreto para magiging maganda ang fitting sa damit. So, kukunin nyo ng 5/8. Ano gawin nyo? Kung malaki talaga ang bust niya, malaki talaga ang suso, pwede nyo gawin po ng 3/4. Pwede nyo gawin 3/4. So, sa akin, gawin ko lang ng 5/8 kasi di naman gaano kalakihan yung customer ko. Patak lang siya ng, pakain mo lang siya ng 1 and 1/4 ang pakain mo. Tapos dito sa waistline niya, figure, 1 inch lang po. Ayan. Paulit-ulit ko po itong gagawin ang tutorial dito guys sa mga gusto pong matuto mag-pattern po. So ang gagawin nyo na guys para makuha nyo
makuha nyo itong sukat ng waist ng bus. Tingnan mo yung bus at saka waistline. Yung underbus at saka dito. Tatlong sukat po. Pero, para makuha nyo po, ipipaints nyo na po. Ito ang sikreto ni Dayang. Sa ibang mananahe, hindi po ganito siguro. Sa akin lang po ito. Diskarte ko lang po ito guys, yung magiging ganito. Sa ibang mananahe, hindi sila ganun. Hindi po. Kasi kanya-kanya naman tayong diskarte. Okay guys. Yan, ipipaints natin ano. Paulit-ulit lang po guys kasi ang pag ano ng tahi ganito lang din naman pa, ano, same procedure lang halos. Hindi ba medyo mahirap lang, medyo ano, pero kung maggawa ka ng mga basic pattern ganito lang po talaga. Pero sa pangkasal doon naman gaganda ang damit pagka na-design na, nakabas mo na yan. Pagtabas same lang po tapos saka na-design na ng mga ano, ng mga designer. Yan. Ano pa siya guys, ganito din lang. Ganito lang po ang picnic ni Dayang. Para makuha po ang bus. Ang sukat ng bus at waistline. So, ito lang guys. Ito medyo laki lang kasi medyo malaki yung ano eh. Medyo chubby-chubby yung customer eh. Minsan kasi kulang ang pagpakain dito eh. Lakihan natin konti, no? Ayan, hindi pala nagtapat. Kailan po guys, magtapat yung guhit to guhit. Ayan. Kaya sukat din na magkakaano eh. Di na magkakasunod. Ayan o, malaki siya. Malaki yung tabi. So guys, ito na. Ganito na siya o. Ganito na. Ito na yung forma niya. Magiging ganito na ang forma doon sa damit. Pagdating dito sa armhole po, para di ko kayo maano dito, may natupi dito, di ba? Natupi. So, kailangan dumagdag kayo rito. Tapos, ipuporma nyo po. Pormahin nyo po uli. Ganyan. Nakikita nyo ba, guys? Dito. Ganito ang ano natin, secreto natin. Ito po yun. Front siya, ha? Front po, guys. Kasi pakain na sa front, eh. Medyo mahirap ang mag-pattern ng ikaw lang din nagka-kamera. Ayan. So, kukunin na natin yung sukat. Kukunin na natin yung sukat ng bus. So, ilan yung bus niya is 38. One port sa 38 is 9 and a half. Nininihap dito po. Tapos yung bus, underbus niya. 31.5. Ayun na, 15.75. Ano, dito yun. 15.75 sa ano, underbus po yun na sukat pa. Ayan. Mahal 16 po siya. Ang waistline niya ay 30 and a half. So, 30 and a half, 7 and 1/4 lang po. 7. So, kung ano yung sumuka dito, yan na po yung gaganon siya. Medyo mat, ano. So, ganito din po ang side. Itong side na to ay back. So, ito na ha. Pwede na nating tanggalin yung ano, yung nagulag sa pinto ko.
So guys, continue tayo. Mahaba-haba na yata ang video natin. So guys, sa neckline na tayo. Dito na tayo sa neckline niya. Ito po yung ating gagayahan na neckline. Magiging ganyan po. Yan. Ito ang gagayahan natin. So guys, ganito lang po ang gawin niyo sa neckline. Pormahin nyo lang po dito. Ayan, dito po siya. Ganyan po ang forma nyo. Ayan. Guys, para po, ang technique po dito sa shoulder, para po hindi lumaluwag dito sa ating ganyang balikat, parang hindi maluwag, magpifiting talaga ang damit ng ganyang kakapit. Ito po ang gagawin nyo guys. Ayan, pakainan nyo po dito sa shoulder ng half inch. Ayan po. Pakain, sa akin yan ang technique ko eh, para talagang mag-ano sa balikat. So, ito po yung backside. Ito po ang design ng backside. Oh. Ito. So, mag-ano naman tayo sa backside niya. Yan dyan. Papasok natin yung shoulder niya. Yan. Para magiging ganyan lang kalabasan. Pero malaki pa rin yung aking shoulder. Malaki pa rin itong aking shoulder. Dapat matirahan lang po yun siya guys ng 2 inch. Yan ang gusto lang ng customer niyan, 2 inch na lamang. Ayan. So, pagdating dito, curve siya hanggang dito. Ano po guys. Sa likod na tayo, ganun din po ang likod. Ang likod ay ano? Tawag lang tayo sa likod dito. Ito na po yung likod guys. Ito po yung front. So, ito na siya guys. Ito na yung pattern na yan. Magiging ganito na siya. So ito na guys yung pattern niya. Ay. Ito na siya. Pattern po. Ito na po yung likod. Ito po yung front. Ito po yung front. Dito. Front. Ito po yung backside niya. Kasi sa design niya. So guys, tara. Ano naman natin ito? Upitin muna. So ito na guys. Ito na siya. Ang ating pattern ng pangkasal na yan. Sa pangkasal na yan. Ito na yung pattern niya. So guys, kaya magkaroon tayo ng ganito allowance. Kasi kung gusto pong magluwag ang customer, mayroon tayong pangluwag. Diba? Ito po yung front side. Ito front. Ito yung back. Okay guys, tara. Tabasin na po natin sa tila. Sa ano, sa pangruba. Kasi para pa ma-fitting na ng amo, ng customer. ng customer. Okay guys, tara. Bye-bye. Saka na lang. So guys, yun lang po muna kasi wala pang tila. Isa ka ko na lang ipapakita yung pagtatabas pag andyan na yung tila, no? Sana guys, may nakuha po kayong aral doon sa ating tutorial konti. Medyo siguro may mga dapat pa akong aralin kung paano ko anuhin yung camera ko. mahirap pa yung mag-ano eh. Yung ikaw may hawak ng camera, ikaw mag-ano eh. Solo-solo muna, mahirap pa eh. So guys, yun lang po ang ating tutorial, kunting tutorial natin dun sa paggawa ng pattern. Kung paano uli, paulit-ulit ko pang gagawin yan, di po ako magsawa. Nagagawin ang pagturo kung paano maggawa ng pattern guys. So guys, para matuto po sa may mga gustong matuto.
Paki-like and share na rin po guys. Kung may gusto po mag-comment, may mga tatanong po kayo, patanong apa, comment na lang po guys. Nababasa ko naman, nare-reply ko po yung mga comment. Medyo busy-busy lang. Kasi ganito, may mga rush po yung hindi ko pagkaano nakaharap. So guys, salamat-salamat sa kanalang ibang vlog na naman po yung pagtabas at sahi. Kasi hindi makaya sa isang ano eh, hindi makaya sa isang videohan, mahaba po. Habang oras eh. Hindi na kayo. Matutulog na lang kayo manood sa ano ko. Pag-isahin ko. So guys, salamat, salamat. Yun lang, thanks. Yan, go-go lang po. Kahit walang ano. So guys, yun lang. Bye-bye.